Ito ang si Anthony Davis, mga idol. 12 games na ngang straight wala para sa Lakers dahil sa kanyang injury. At ang record ng Lakers din, mga idol, ay 5-7. At sa loob nga ng tatlong linggong yan, mga idol, wala tayong update na nakuha patungkol nga sa injury ni AD. Pero ngayong araw na ito, mga idol, meron tayong magandang balita para sa kanya. Update nga, mga idol, sa Lakers superstar na maganda nga daw ang ginagalaw ng kanyang tuhod tuwing nag-e-ensayo nga siya. Sabi nga rin, mga idol, baka by the end of the month, ngayong January, mga idol, makita na natin si Anthony Davis na bumalik nga para sa Lakers. Next week nga, mga idol, ang re-evaluation ng injury ni AD, at sigurado kapag maganda ang resulta nito ay baka makita na nga natin talagang itong si AD ay maglaro para nga sa kanyang team muli. Sabi nga, mga idol, baka nga daw sa 6-game road trip ng Lakers ang panahon ng pagbalik ni AD. Yan nga, mga idol, ay sa katapusan pa. Abangan natin yan, mga idol. Pero sabi rin ito ni Anthony Davis, ngayong injury niya nga daw ay maganda ang resulta. Dahil naiayos na nga daw ang kanyang pag-iisip, naiayos na daw ang kanyang katawan. Ginamit niya nga daw itong panahong ito para maging fully healthy at bumalik ng mas malakas pa. At yan nga, mga idol, ang ating update dito kay Anthony Davis. Napakagandang balita na ito, mga idol. Ang superstar ng Lakers baka bumalik na ngayong katapusan ng January. At tanong ko nga rin sa inyo, mga idol, sa tingin nyo ba pagbalik ni Anthony Davis ay masusolusyonan niya ang problema ng Lakers? Sa tingin nyo ba, mga idol, ay dito na mag-umpisa ang pag-improve nila? Komento nyo lang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating susunod na balita na nga, mga idol, patungkol nga ito sa team ng Sacramento Kings dahil binabalak nilang i-trade itong si Harrison Barnes at si Buddy Hield bago pa pumatak ang NBA trade deadline. Yan nga, mga idol, ay less than a month away na lang. February 10 nga yan or February 11 sa atin. At balak nga na i-move ng Sacramento Kings ang kanilang dalawang player. At sigurado nga, mga idol, maraming NBA teams ang magkakandara pa dito sa dalawang player na ito. Napaka-solid nila, mga idol, lalong-lalo na itong si Buddy Hield. At sigurado, mga idol, makikiisyoso din itong team ng Lakers about nga sa possible trade ni Buddy Hield na kanilang ang interest na player ng free agency. So yun, mga idol, ang ating aabangan. At sa ating susunod at panghuling balita na nga, mga idol, ang team ng Lakers matutuwa nga dito sa sinabi ni Russell Westbrook sa kanyang mindset, mga idol. Natanong kasi siya, mga idol, about nga sa mga trade rumors sa kanya. Sagot niya nga, mga idol, kahit kailan nga daw ay hindi siya nag-alala. Gagawin niya daw ang kanyang trabaho at magiging professional. Taon-taon na nga lang daw ang kanyang pangalan ay laging nadadawid sa mga trade rumors. Pero kahit kailan daw, hindi ito naka-apekto sa kanyang paglalaro. Yan nga, mga idol, ang napakagandang pag-iisip ni Westbrook. Hindi niya nga daw hinahayaan ang mga trade rumors na ito na maapektuhan nga daw siya. So yan nga, mga idol, ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!